Cordova ng Team LA to Manila Bay. Ngayong araw mga tole, pasensya nyo na, nasa voice over tayo at di ko rin alam kung ano nangyari sa aking video at walang tunog mga kapatid. Pero ganoon pa man, dire-diretso pa rin, magagawa natin ang paraan niya mga kapatid para sa mga ka-addict sa trip mga kapatid. Diskartehan na lang muna natin, pagtsagaan na lang muna natin. So ngayong araw mga kapatid, 225 ang ating entrance fee. So mga around 110 pesos mga kapatid. So dito ulit tayo sa flea market dito sa May San Jose, California. So mga kapatid, so medyo matagal ako hindi nakapag-trip. Medyo busy talaga. So ano nyo na, pagbigyan nyo na ako. Pero soon makakabalik tayo ulit sa scheduling natin ulit mga kapatid. So ngayon mga tol, dito tayo mag-start sa likod. Hindi tayo sa harap dumaan. So yan. Medyo mainit ngayon, mainit ang panahon. Sobrang ano na rito, medyo nag-start nang mag-init, mag-summer na talaga. Papunta tayo sa summer talaga mga kapatid. So yun, sana marami tayong makuha ngayong araw na to mga kapatid. So yun, unang stop natin mga kapatid, dito pa rin syempre, sombrero pa rin talaga ang ating main na hinahanap. Pero saktuhan lang yung presyo ni ate. Kaya lang, may Steelers doon logo athletic. Medyo may kataasan ng presyo. Sakto lang presyo pero hindi na kayang patungan para mabenta pa ng mas okay para tumubo tayo ng konti. Syempre kailangan din tumubo ng konti mga kapatid. So yun mga kapatid, actually naluan na natin yung paghunt natin mga kapatid ng mga laruan, damit, mga antique na bagay o kung ano-ano. Hindi na ako nakafocus sa sombrero na lang ngayon mga kapatid. So ito muna yung pangalawang step natin mga kapatid. Sabi ni Manong, galing daw to sa storage na nabili niya. Ang dami niyang mga vintage na laruan, yung mga ano rin, may mga bago rin, halo-halo, pero may marami rin solid na mga vintage na laruan mga kapatid. So mga collectibles ay na toys mga kapatid. Again mga kapatid, sa mga nakakaalam, sa may mga alam sa mga laruan, please comment nyo naman pag may nakikita kayong mga rare pala na nadadaanan ko, sabihin nyo naman yung presyo, sabihin nyo naman kung bigyan nyo kami ng konting idea, kaalaman. Siyempre tulungan tayo para, alam na, tulungan nyo rin akong, alam mo yun, kalat ang mga ganito klaseng pagtitrip mga kapatid. So yun. So yeah, para marami may kahit pala lang magtrip yung iba. So yan ito, napaka-solid mga kapatid, X-Men si Storm. Solid din ito. Actually $15 ang sinisingil sa atin diyan, 750 pesos each. So hindi ko alam kung steel price ba 'yon o mayroon bang value sa market, hindi natin masyado alam. Actually, medyo naman i-check sa online, sa eBay mga ganyan-ganyan. Kaya lang mahirap kasi sumugal din ng bumili tapos matutulog lang yung puhunan natin dyan. So medyo hindi ako masyado dumadampot ang mga laruan hanggat wala pa ako talagang ganung idea at wala pa akong ganung market na mga tao na nakafollow sa akin para bumili ng mga items na yan. Alam mo yun? Pero marami mga solid na seller at solid na collector ng mga laruan sa Pilipinas. Marami, sobrang dami rin mga kapatid. So yun mga tol. So yan, ito ating $15, 750 pesos mga kapatid. So yan, ito Star Wars, napaka-solid din ito. I think binibenta niya rin yan ng $15 yata. O din kakamali, 750 pesos. Collectible din yan mga kapatid. So yun. Actually may mga bata, marami naghahanap ng mga laruan din dito sa flea market. Si Percy yan, isa sa mga naghahanap ng mga laruan din niya. Kaya lang ako kasi, tsaka si P4, si Paolo Tarango, wala lang talaga ako ano mga kapatid, wala lang ako masyadong idea sa mga presyo. Itong tulad itong napakaganda rin ito. So wala mo i-assemble yan. I think ito mga 1986 yata kung di ako nagkakami, nakalagay sa dated siya 1986. So yan, bilibin niya ng $10, 10 bucks mga kapatid. So 500 pesos, bibiling ko sana kaya lang, again, hindi ko magagamit din at wala akong market talaga sa ano na yan, sa laruan. Pero sa Pilipinas nga again, baka may mga nakikita kayo, comment nyo mga kapatid kung magkano yung value na nadadampot ko. Tulungan nyo akong ano, arali ng mga vintage toys din mga kapatid. So ito naman ang ating pangatlong stop mga kapatid. Ito mga kapatid is more on mga Dickies na pants. Kung di nyo natatanong mga kapatid, ang Dickies talaga is pang trabaho dito sa Amerika yan. Akala ko dati sa Pilipinas pang forma. Actually pwede naman pang forma rin naman. Pero basically talaga ang Dickies talaga more on sa mga uniform sila. Uniform ng mga nasa healthcare, mga uniform sa mga construction. Iba-iba, basta more on pang trabaho talaga siya. Actually, pati Levi's. Like Levi's, Carhartt yan. Mga brand yan ng pang trabaho talaga dati before. Na ginawa na lang talagang pang format ngayon. Generation na to. Talagang nag-ano naman eh. Siguro, alam mo yun. Nag-ano na, nag-evolve o ano pa man na yan. Nauso, yung mga nagpauso. Pero talagang pang trabaho talaga yan. Ginawa pang trabaho. So yun, mga kapatid. Ano ba tayo dyan?
So, next up na yun din mga kapatid. Ito, may mga antiques siyang binibenta. Iba-iba, mga speaker, vintage, antigo. So, yeah, talaga kailangan talaga masipag ka lang maghukay mga kapatid. So, ayan, talaga, nakakita ko ng magandang leather bag. Ito yun naman mga kapatid, may sapatos siya. I think bowling ano yan, shoes yan. May bola din ng bowling eh. So, yun. So, wala lang talaga, pag may nakita ka, dapat yun. Sa dami rin kasi mga kapatid, hindi mo na talaga din napapansin yung mga nandito. Actually, ngayon mas nakikita ko nga ngayon nung pinapanood ko na sa camera eh. Pero pag nandoon ka mismo sa spot talaga, nandoon ka talaga mismo sa venue, nandoon ka mismo sa flea market, hindi mo talaga makikita lahat. Ngayon, mas nakikita ko siya pag nanonood ako ngayon dito sa laptop ko, nakikita ko ngayon yung mga gamit. Alam mo, tuloy ito, dartboard na ito, mga kapatid, $35 siya pinapasa, around 1,750 pesos. Kaya alam, medyo matigas na eh, sayang. Kukunin ko sana bagay na bagay sa warehouse namin yan, mga kapatid. Matigas na, parang tatalbog na yung pin dun eh. So yun, mga kapatid, ang next naman natin, mga kapatid, next up natin ito, mga kapatid, si Chaka Dal, at siya kinuha si Chucky. Dito sa, tawag dito sa laruan na to, sa My Body yan. So, dyan din kinuha si Chaka Dal. Alam mo ng mga Pilipino, kung merong, alam mo yun, hindi magpapatalo lagi ang Pinoy. Kung meron sa US na Chucky, sa Pilipinas naman merong Chaka Dal. Lagi merong version ng Pinoy, mga kapatid. Ganyan tayo kalupit. Ganyan tayo kalaskador, mga kapatid. So, nakita nyo naman ito, mga kapatid. Tignan nyo naman yung mga gamit, mga antigo rin. So, tignan nyo yung mga gamit dyan. Makikita nyo naman mga iba't ibang klase ng gamit talaga. Mga antique, mga vintage, iba-iba. So, kita nyo rin yung mga tao, ano, talagang hindi rin mapakali yung mga leeg. Talagang kaliwat kanan ang tingin. Alam mo yun? Iba't kaliwat kanan, harap at likod, baba, taas ang tingin eh. No? Alam mo yung mga ganun? Talagang kanya ang focus, mga nakafocus lahat yan. Hindi mo maistorbo yung mga yan. So, sa next naman natin, stop to, nakadali tayo ng Logo 7 na Raiders, mga kapatid. Ito yung nilalagay ng baterya. Ito yung umiilaw, mga kapatid. Ayan, nalagyan mo ng battery, kasi ilaw siya, yung logo niya, yung pinaka-design ni ilaw. So, di lang isa, kundi dalawa ang nakakuha natin, isang SF naman, San Francisco, mga kapatid. So, actually, sobrang good deal nito, nakuha natin ng $5 each, mga kapatid. So, 250 pesos lang, isa. So, nagbayad tayo ng 500 pesos kay Manong, kay Kuya. So, sinilip ko din dito, may mga sombrero din, pero okay rin sana yung presyo, kaya lang, again, mas hinahanap ko ngayon dahil tambak na yung aking warehouse talaga mga kapatid. Sobrang tambak na, kailangan ko muna mag-out ng iba. Kaya hindi ako mo pwersa ng bili ngayon mga kapatid. So yun, eto naman ang next up natin, sumubo akong pumasok. Actually, masarap din maghukay dito eh, mga kapatid. Kaya lang, nauubos kasi yung oras ko, kaya more on sa sombrero muna. Pero ngayon, nag-try ako ng damit kasi nga, nakita ko may nakasampay na magandang damit. Ganun, usually ganun ang style ko mga kapatid. Panakakita ko ng isang damit. Ito natin, di ba? Ito ulit itong Nike na to mga kapatid. Napaka-solid. So, solid na damit. At tanongin natin magkano presyo. Pag nagsabi ka agad siya ng mababang presyo, meaning, yung tindera is hindi talaga siya overpriced beta. Diyan tayo maghahalongkat. Ayan. Ganun tayo, mga ganun ang diskarte minsan. Para hindi nila sayang oras mo na maghukay ka tapos magugulat ka, ang taas pala magbenta. Alam mo yun, tulad ito, binasa lang sa akin mga kapatid ng $10 itong Nike na ito. Napaka-simple lang na design. Ang ganda ng colorway mga kapatid. Bagay na bagay, summer ngayon. Alam mo na, ganda, sobrang ganda. Sobrang linis, tsaka crispy condition pa mga kapatid. Siyempre, ito pa mga kapatid, nakatambak na ganyan, nakadampot ka ngayon ng logo, athletic na jersey na ganyan. Ibig sabihin sa mga sign yun, sa mga hint, meaning, meron siyang mga vintage doon sa ano na yan, sa nasasakupan na yan. So, pwede ka ngayon maghukay. Ganoon naman mga kapatid, doon pala maghahanap ka ng mga hint o mga, alam mo yun, ng mga clue. Bibigyan ka ng clue eh. Oh, ito may vintage na ganito. So, ibig sabihin, may chance lang may vintage doon. So para minsan kasi sayang sa oras na nagkukay ka, alam mo yung wala ka minsan kasi yung oras binabayaran din eh. Para yung punta ka sa next level, makapunta ulit sa next stop mo, baka mamaya nauunahan ka na kasi ng iba doon. Alam mo yun, kasi dito marami kang kalaban mga kapatid, kailangan pabilisan ng hukay dito. Hindi ka pwede ng mga ano rito mga kapatid, hindi ka pwede ng alam mo yung babagal-bagal, mauunahan ka mga kapatid ng mga iba na naghahunt din. So yun ang ano, yun ang mga discard eh. So, may part din ng tiyempuhan, tiyambahan, may part. Pero, syempre, kung yung tiyempo at tiyambahan mo, lalagay mo pa ng diskarte. At least, kahit paano lamang ka ng konti sa iba. Di ba? Na umaasa lang sa tiyamba at sa diskarte. I mean, na umaasa lang sa tiyamba at sa swerte. Di ba? Paluan mo ng konti yung diskarte. Para medyo, kahit pa paano eh,
malapit-lapit ka sa swerte at saka sa ano, sa chamba, 'di ba? So yung mga nagkukay tayo, wala yung mga klaseng damig kasi nga kayawan na po na pinito magkukay dahil meron ang nakapatong sa ibabaw na logo Athletic na na jersey mga kapatid. Pinasa lang sa atin ni ate mga kapatid ang $5 yun. So it's 250 pesos lang mga kapatid. Saan ka ba? Pwede mo i-flip na agad ng 500 yung mabilisan. Tubo ka na agad ng 100% sa nilabas mong 250 pesos mga kapatid. Diba? Ganun lang naman ng ano eh. Ganun lang naman ng business mga kapatid. Diba? Tumubo ka ng piso, panalo ka pa rin. Actually, ano ka lang eh. Mag-break even ka lang is panalo ka pa rin. Pagdating sa negosyo. Diba? Ganun lang yun mga kapatid. Akala ko essential eh. Medyo bubilis ang tibok ng puso ko nun. Yung pala Amazon essential pala. Diba? Ganun lang naman mga kapatid yung mga discarte. Actually mamaya ako di okay magkailan. Babalik natin yung boses natin. Yung nagpalit ako ng battery sa camera ko. Doon bumalik yung ano, doon bumalik yung tunog. So meaning, kailangan ko lang i-reset yung GoPro pala. Sayang. So ganun talaga. Magawa pa rin natin ang paraan yan. Huwag tayo sa suko. So yan mga kapatid, medyo maganda na nakuha natin dito sa kay ate. So, yan. Binili natin siya ng $20, 1,000 pesos. So sukulihan niya tayo ngayon ng $5 mga kapatid. So binili lang natin yung Nike at saka yung logo Athletic ng $15. So itong Patagonia naman mga kapatid is $35 daw. Medyo masakit kasi bago naman. Pero nasa mamura pa rin yan sa $35 dahil nga bago at saka yung Patagonia talaga may presyo talaga yan. May presyo. So ganun pa man, nakaisa na kadalawa tayo kay ate. Salamat ate. So yun. Okay, naman. Tinan nyo naman yung Nike. Napaka-solid, napaka-linis. Bagay na bagay ngayong summer mga kapatid. Simple lang design, ang ganda ng colorway, parang Bulls colorway, di ba? Black, red, and white. At itong jersey na to na logo Athletic, size large, money size mga kapatid, boom! Let's go! Di ba? Ganun lang mga kapatid, ang diskarte. Kailangan rin talaga makikita mo na marunong ka rin kumilatis ng mga nagbebenta dyan. So syempre mga kapatid, love pink, meron din palang ano dito, pink lawan. Si ma'am naka-pink siya mga kapatid. Sino ba ang binoto niyo ng mga nung huling eleksyon mga kapatid? Sino kanino ba kayo? Ayun ba kayo kay Pink Lawan o do kayo sa ano BBM? So ganun pa man mga kapatid, itong next stop natin, ito yung dito ko, ito yung pinaka-nagustuhan ko sa paghahunt natin ngayong araw na to. Hindi man sombrero, hindi man damit, hindi man jacket mga kapatid. Hulaan niyo kung ano yung nakuha natin dito. Ako masaya ako sa nakuha ko rito. Sobrang solid. Maganda nakuha natin dito. So yan, hukay ng hukay. Actually, eto kahit binili ko, di ko alam may value, pero binili ko talaga siya. Yes, binili ko lahat. At yan mga kapatid, yan ang nabili natin dito. Mga baso. Mga baso mga kapatid, pero mga vintage na baso ha. Mga 1978, yan 1978 siya. Merong 1966 yata, yung Batman yata, yung 1966. O I don't know anong year, pero talagang mga ganoon, 1972. May Snoopy na alam mo yon na magaganda yung mga ano, magaganda yung mga tao rito. Magaganda. Mga nakuha nating mga ano diyan, mga baso. 'Di ba? So yun, binigay sa atin ng $35 mga kapatid. So nag-reach siya ng 1,750 pesos. So, ganun pa ba yun mga kapatid, feeling ko okay na sa akin yun. Hindi ko alam kung value siya, pero i-keep ko yan. Keep ko yan. Yan ang mga gusto ko i-keep mga kapatid. So, marami. Oh, tamo. Alis tayo. Binibigyan ako ng $10. Para $5 na lang dapat sa sukuli. Salamat, sir. Marami salamat. So, napaka-solid na ano na doon mga baso. Actually, naalala niyo, iba kasi may mga McDonald's, Coca-Cola, Pepsi eh. Alala niyo sa Tansan dati, di ba? Baka yun. Baka alam, pag nagbosa ng Tansan, may premyo sa loob. You know? Siyempre, nagmamalay ko sa kanila. Si P4 nga pala yan. Tsaka yung tropa natin isang nag-vintage din, mga kapatid. So, Batman, yan. Pepsi ba yung ano eh? Parang giveaway sa Pepsi or parang ganun. Pepsi Cola. So, Pepsi Cola pa yung brand. Ito Superman, ganun din. I think Pepsi Cola din. Napaka-solid, mga kapatid. Tsaka mararamdaman mo yung pagka-antigo talaga. Yung pagiging pagka-vintage niya, mga kapatid. Mararamdaman mo talaga. Tsaka yung picture niya buo pa. Tinan mo itong Snoopy na to McDonald's. So buong buo pa yung ano, walang ano, hindi ginamit kasi. Di ba? I think 1970 rin yun eh. Yung isa na yun. Napaka-solid din. At kasama na lagayan mga kapatid. So sa $35 kasama yung lagayan, 11 pieces na
baso yon mga pre. So pumapatak siya siguro mga ilan, mga $2 each, $2.50. Mga ganun, pwede na, di ba? Sulit na. So ang next stop natin mga pre, ito nakakalaw kasi mga pre, ano siya ng Nintendo. License talaga siya, pero hindi. So, bahala ko sa alam barilin, pero medyo nakita ko yung quality. More on parang, alam nyo na, pang ano lang, pang, ano na yan. So yun mga kapatid, dire-diretso lang ulit. Ganun lang naman lagi yung discarte mga kapatid. Naalan yung Game Boy, di ba? Siyempre yung Game Boy, ano yun, isa sa mga kinalakihan natin yan. Pero yung color, medyo hindi ko na ano yan. Medyo tapos na ako sa pag-game ko niyan. Yung color, yung mga nausan na yung mga ano yan, Pokemon, di ba? Hindi na ako naglaro niyan. So yun, ito mga yan. Makitinan mo yung mga collectibles din ng mga Coca-Cola dati mga kapatid. Pero matitigas ha, parang mga bakal ha. Ganun ang mga laruan dati, mga bakal eh, no? Siguro yung mga time na yun, wala, di pa, siguro, kaya siguro ginawa nilang plastic, baka maraming mga nagbatuhang laruan dati yung mga bata, talagang dugo talaga, pag binato mo talaga, nadudugo eh. Bakal talaga yung mga, ano eh. Tulad dito mga kapatid, medyo rustic siya, di ba? Medyo, pero ano lang, retro. Kaya akala ko, legit tsaka walang date eh, hindi siya dated eh. So, yun. Pero rustic na siya. Ganda. Maganda pa rin. Solid pa rin. Yung mga ibang antigo pa, mga ibang antique na gamit. Ayan. So, yun mga kapatid. Diretso ulit. Malapit ang bumalik ang aking boses mga kapatid. Antayin na natin. So, pagtsigaan na muna natin umiwan ng pasensya ulit. Pagtsigaan na muna natin to. At saka kasi mas matrabaho nga eh. Pag nawala yung sounds, tatlong beses ko ini-edit. Lalo pa ako, hindi naman talaga ako talagang magaling mag-edit talaga mga kapatid. Binagsak ko yung computer class namin dati. Kahit turbo basic, binagsak natin yan. So yun mga kapatid, so nandito na si Isaiah. Kita kami sa harap. Ayan mga kapatid. Di ba? Sobrang init mga kapatid, sobra talaga. Abot singit yung init mga kapatid. Kasi Isaiah mga tol, ang vintage plug, sobrang init. Pero ganoon man, dire-diretso pa rin tayo, di tayo humihinto. Bawal huminto mga kapatid. So sayang yung Michigan yan. Kaya lang maliit eh, kukunin ko sana maliit yung size. Sayang. So yun. So yun mga kapatid. So syempre, pagmamayabang ulit, nakuha ko mga baso. Pagyabang natin yan. Yeah. Para magka-value. Diba? Lupit eh, oh. Talaga mga... Ganda. Maganda. Chamba natin to. Gusto ko to. Tsaka magagamit eh. Alam mo yun. Pero ito siguro baka isang hugasan na lang to. Baka matanggal na yun eh. Matanggal na yung pagkaka-paint niya. Yung design. Alam mo yun. So yan. Ito marami ning mga hats, mga laruan. Dito ako madalas na ako, wala si Kuya Mario eh. Si Kuya Mario, Mexican guy yun na siya lagi nagpapasa akin ng mga hats dito. Ngayon tala, wala. Puro mga bago or baka may iba nang nakakuha. Diyan yung kumukuha si P. Minsan eh. So yun, tinalungkat natin pero wala masyado mga vintage hats mga kapatid. Hindi masyado. Kumbaga, netoy. Pero pwede naman din. Alam pa, pwede pa, mamura pa rin naman eh. Mabibili mo lang ng mga $2, $3, $5. Flip mo ng, ganun din, $500, $600. Ngayon lang, marami pa akong sombrero sa ano, warehouse ngayon, mga kapatid. Yung mga ganun. Mga ganun klaseng hats. Hindi ko pa na-live eh. So, ito mga laruan din, mga pampato sa ano, mga kapatid, sa ano yan. Tawag doon, touching ba tawag doon? May mga naglalaro pa ba ng gano'n sa Pilipinas yun? Mga kapatid, yun sana hindi dapat mawala, eh, no? Yung mga gano'ng klaseng laro. Puro lahat yata ngayon, Mobile Legends ba yun? Mga ML, mga ganyan. Yun yung lalo. Pero ano, masama doon, yun yung generation nila, eh. Yun yung trip nila ngayon, eh. So ito mga kapatid, nalala si X-Pac, mga kapatid, the D-Generation X. Diba? Mga kasama nila si Road Dogg, si Billy Gunn, tsaka si Triple H, diba? Si China. Rest in peace kay China. Namatay si China, alam ko eh. Yo, maraming salamat nga pa sa sponsor namin. Maraming salamat kay Isaiah sa pagbigay ng tubig. Sobrang lamig. Talaga, very refreshing. Sobrang init talaga. Ito nyo naman yung isa na yung babae na yun. Na Pullman Starter Pack. Ngayon yung mga nandito, damitan ngayon ng mga chicks dito, mga babae. Makikita, maglalabasan ng mga ano, Pullman Starter Pack.
may makikita mo na yung mga ano niyan. Marami na makikita mga camel, mga kabayo. Ayan mga kapatid, so nandito tayo kay ate naman. Isa nito sa mga nakita naming solid na seller dito. So, mura magbenda. Actually, hindi naman, saktuhan din, pero minakuha ko sa kanyang mura. Ayan. So, yung halo-halo, nakikita may Harry Potter, yan. Ito, Disney na bag na Mickey Mouse. So, marami rin siyang binibenda na iba-iba, pero makikita mong may, ano, eh, marunong din magbenta siya. May mga, ano yung binibenta niya. May dating lahat. Tulad tong Steelers na to, di ba? Wala, pambabae na bag ng jeans. Ganda rin, eh, no? Di ba? Pero aning ko naman yan. Yan yata si Isaiah binigay sa akin. Yung mga gapang babae. So, yan mga kapatid, nakadali na itong t-shirt na to. Na Hanes. Na vintage. Di ba? Vintage na yung mga design. Magandang design. Coach na nakalagay sa likod. Solid na rin. Binigay sa atin ni ate ng $2 mga utol sa burang na steel. Ang ganda rin nung ano ni ate, yung Marvel niya na ano. Ang tawag dyan. Yun niya ba si suit niya? Long sleeve ni ate. Yan mga kapatid. So binigay sa atin ng $2. Kukunin natin sa $2 yan. Fix yan. Solid dyan. Tsaka size ko pa XL. Magandang size pa. Diba? So ito na minilabas si ate, binayari siya sa amin. Binibenta niya ng $100 o 5,000 pesos itong tatlong laruan niya ng Toy Story mga kapatid. Ayaw niya benta ng pa isa-isa, kasi ito may hirapan daw siya ibenta pag nawala yung isa. Pero sinilyado niya para iwas gas-gas mga kapatid. Tama ka rin diskarte, iwas alikabok. Tapos sino-sino kasi niyo umahawak, masisira yung box. Misa kasi yung box kasi may value eh. Alam mo yun? Malaking bagay din yung box. Kaya pag bumili rin kayo ng mga laruan ng mga kulit, kailangan ano rin talaga yung box. Isagipin niyo yung box. Kasi sa mga ibang collector, medyo big deal yan. Mababa ang price pag medyo sira ang karton. So yun mga kapatid, next tayo. Siyempre si Isaiah, nakakita na naman ng isa sa mga inahunt niya. Na mga Porsche na laruan, toy car. So ito mabigat. Mabigat yung mga bakal kasi. Di ba? So special edition nakalagay 1:18 eh. So parang 18 pieces lang ang nilabas niyan. Parang ganun ba yan? Kasi nakalagay doon sa box na 1:18 eh, no? Di ba? Hindi ko alam kung yun ba yung mga kapatid. Ay, ako naman eh. Sa ano lang ba? Sa ako lang. Yun yung ratio eh. 1:18 mga kapatid. O yan, meron pa daw isa, Lambo, Lamborghini Mercy mga kapatid. Vintage na Lambo, di ba? Pangis din. At tinakuha niya ata ng 40 bucks mga kapatid, 2,000 yung dalawa na yun. So parang tigis 1,000, 1,000 each. Sino ba Kansas? Jersey, number 4. John Wood. Tahan mo ba? Pwede to. Hindi ba? Excuse me sir, how much for this? It's about $10. $10? Kilo 5? Ano? Pwede ba? $10. Ano dito? Kansas sa jersey. $10. Same sa online? Pareta sa online? Oh shit. Basag niya. Bayad.
Magkano kaya yun? So, how much for the barry bands? 10? 10 bucks? I'll tell you for 10 bucks. Okay ng barry bands mga kapatid. Yeah. 10 bucks. Wala ka lang ginakaya kay Barry Bans. Ito isa sa mga nag-set ng record sa pagdating sa home run, di ba? Saka home team dito. Ha? Home team. Home team pa dito. Kaya lang, naano siya sa steroid eh. So, yun lang. Tutupi pa yan. Tutupi yata sa ako. Ano ba ito? Putangin. Yun lang. Masira pa. In case you can fix it. Binigay lang. Thanks. Binigay libre. Sinala natin. Ayos. Okay, Rolly. Ito yung pin mo. Anong balita? Sikat na isa ano, YouTube ba? Natin, naman pala dyan ba sa YouTube? May bago na naman tayo. Anong bago na naman dyan? Doon naman si Kuya Rolly mga kapatid, at saka si Kuya Jose. Eto yung lumang, noong 1950s yan, dyan ka nagsisindi ng sigarilyo. Kumagana yan? 25. Kumagana? Hindi, ano yan? Sa pipa, sa pipa yan. Hindi, sigarilyo din. Aircon yan. Ay, magana raw yung cutter ko noon. 25. Sa Pilipinas, may ganito rin eh. Yeah. Ito yun? Yeah. Pangano yung pansin din na sigarilyo? 10 bucks kaya, kunin ko 10 bucks. Okay, bigyan mo. Para... 10 bucks. Gumagana to, kuya. Usabuha ko to. Pag hindi gumagana. Yung may pa niya, no? May fuse. May fuse. May fuse, yeah. May fuse yan. Ito. Ito. Ito ang ginamit ni... Magellan. No. Ito yung ginamit ni James Bond. James Bond, ha? Underwater yun. Alam mo yung octopus? Ay. Yung underwater na ginagamit ang mga badjaw. Yeah. Alam ba na si Lapu-Lapu, si Magellan bakla? Bakit? Di ba? Nung maglaban si Lapu-Lapu at saka si Magellan, doon lang nalaman na bakla si Magellan. Bakit? Kasi nung maglaban silang mag-iskrimahan, tinanggalan ni Magellan ng isa-isang bahag si Lapu-Lapu. Nung bandang ulit tinanggal niya yung nakatakip, nagulad niya! Ang laki! Sinaksak siya kayo, di ba? Di Lapu-Lapu, kaya napatay siya. Di nakapokus. Si yeah. Di nakapokus, kuya. Doon na alamang bakla si Magellan. Samurai yun, ha? Yeah. Bakla pala si Magellan. Baka maano naman tayo sa mga istorya niya, kuya. Hindi, marami tayo niyan. Ayan, Chicago Bull. China. Yes. Thank you. Ito, Olympia Beer, 1910. Meron pa ba niyang ganyang beer? Wala na, ano? Merong gumagawa sila bago. Meron pa Olympia. Meron pa? Yeah. Pero, yung original ito. Tumachi ko dati, papaginan niya mo yung pare. Ito, dapat pili mo Adidas. Tari, kuya, mag-ano muna kami. Ayos yan, nakakuha mo. Yeah, kanina pa kami. Ba't kaya late na kayo nakarating? Alas 9 eh. Ang mahal ng gasolina. Kapag pag kumita ka dito, ubos ng gasolina. Ubos yung gasolina. Yeah, thank you. Sige, kuya, ikot muna kami.